sa Panginoong Diyos lahat ng santinapa. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa 7th linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasaamin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasaya sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo namay naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad
at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. O mag-alsa ka sana, Panginoong Diyos, ang kaaway pakalatin at ang mga namumuhi tumakas sa kaniyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kaniyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-wata kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako.
Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong inyong pakiramdam kapag kayo nagkakasala? Anong pakiramdam ninyo kapag nakakasakit kayo ng iba? Anong pakiramdam kapag sa palagay ninyo hindi nyo nasusunod ang kalooban ng Diyos? Anong pakiramdam kapag tayo ay bumabagsak dulot ng ating pagiging makasarili? Minsan po mga minamahal, hindi na natin naiisipan ang mga ganitong bagay. Naiiwan tayo sa isang nakakatakot na tukso. Ay mabait naman ang Diyos, mahabagi naman ang Diyos, mauunawaan naman ako ng Diyos, hihingi na lamang ako ng tawad. Kapag ka ganoon mga minamahal ang ating kaisipan, ito po'y mga pagkakataong nawawalan tayo ng totoong paniniwala sa Diyos. Oo, totoo, mabait ang Diyos, mahabagin siya, pero makatwiran ang Diyos, may hustisya ang Diyos. Kaya naman mga minamahal, sa mga pagkakataong tayo nagkakasala, at totoong lagi tayo nagkakasala, marupok tayo, mahina tayo, sa mga pagkakataong tayo bumabagsak, sa mga pagkakataong ating iniisip lamang ay ang ating kagalingan at ang ating sarili, anong ating pakiramdam? Nakakatakot kapag hindi na natin nararamdamang nagkamali tayo. Nakakatakot kapag wala na sa ating damdamin ang pagsisisi, naku, nagkamali ako, naku, bumagsak ako, naku, makasalanan ako. Nakakatakot kapag nawawala na ang hiya, nawawala na ang ating pagnanais na tayo ay muling mapabalik sa kalooban at pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Jesus sa mga alagad, darating ang panahong magkakawatak-wata kayo, magkakagalit-kagalit kayo. Parang sinasabi sa atin ni Jesus, darating ang panahong magagalit o darating ang panahong magkakasala tayo. Pero anong sabi niya? Lakasan ninyo ang inyong loob. Sa ibang pagpapakahulugan, itong ibig sabihin ay huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos hindi nagtatanong kung bakit ka nagkakasala. Ang Diyos hindi magtatanong kung bakit paulit-ulit kang nagkakamali. Iisa ang gawain ng Diyos, ang umibig. At sa pag-ibig na iyon, siya'y naghihintay lamang. Kailan ka babalik sa Kanya? Kailan ka muling makikipagkasundo sa Kanya? Yun ang sinasabi niyang lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Bakit? Dahil may mapagmahal na Diyos. Pero sa kabila noon, kailangang meron sa atin na bahagi na nalulungkot, bahagi na nagsisisi, bahagi na nagtitika sa tuwing tayo'y magkakamali. Yun ang ating pakikipag-ugnayan upang tayo'y makabalik doon sa pagmamahal na iyon ni Jesus. Doon lamang natin mararamdaman yung sinasabi ni Jesus na huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang papalapit tayo sa paghihintay sa pagpanaog ng Espiritu Santo upang lubusan nating maunawaan ng tama at mali, ipanalangin po natin at hilingin natin kay Jesus sa banal na komunyon mamaya. Ibulong po ninyo sa Kanya, Panginoon,
bigyan mo po ako ng isang nagtitiwalang puso sa iyo upang hindi ako papagharian ng takot. At sa tuwing ako'y magkakamali, hayaan mo pong ako'y magsisi, ako'y malungkot, ako'y mangakong hindi na muling magkakasala sapagkat ikaw mismo ang naniniwala na ako'y makapagbabago. Kaya mo sinasabing, huwag akong matakot, huwag akong mag-alala. Para sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain nang ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin naiba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw,
maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanang. Ngayon at Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio, ni Santa Rita ng Kasya, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Ama, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang aming mga kapatid na yumao. At ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw. Sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Huwag kang mangamba, di ka lang isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ikaw'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina,
Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na nating ipagawa ang bubong ng ating extension. Sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, makipag-ugnayan po kayo sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay isang lugar po dito sa pambansang Dambana, dito po ito sa Parking B, na normally kapag Sabado at Linggo ay may mga nagtitindang pagkain. Ito po'y lugar na pwede nating puntahan at kainan, lalo na ng mga pilgrims na walang lugar para po makainan, ito po'y lugar para sa atin. Itinayo natin ang Osteria upang pagsunod sa updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP at requirement bilang isang national shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, lalo na sa lugar na iyon. Tayo po ay ipanatilihing malinis ang pambansang Dambana kaya dapat itapon sa tamang lalagyan at basurahan ang ating mga kalat. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan ninyong makapasok ito po sa bandang likod sa ating main arc entrance para makita nyo ang ating free parking at nang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Isa rin pong paalaala, mga kapiyo, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya naman po sa inyong pagbisita dito at ito'y makikisabi rin ninyo sa ating mga kakilala, sa inyong mga kaibigan na pupunta dito, kung maaari po ay ating sundin ang tama at angkop na kasuotan, lalo na sa loob ng banal na misa. Ito po'y ating tanda ng paggalang at pagsamba sa Panginoon na sa banal na Eucharistia. Bahagi pa rin ang ating pagsasagawa ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio. Sa May 24 po ay meron tayong Operation Pagbibinata, libreng laser tuli para sa mga unang 100 kabataan na magpapalista. Ito po ay alas 7 hanggang alauna ng hapon sa May 24. Kayo po ay magpalista para sa gawain ito. At ngayong araw na ito ay sinisimula natin ang ating 3 na paghahanda para sa kaarawan ni Padre Pio. May mga triduum masses po tayo. Magsisimula mamaya tuwing alas 5 ng hapon. Kaya po kayong lahat ay inaanyayahang magpamisa at makiisa sa mga pagdiriwang. Bukas naman ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Mayroon tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. At sa alas 5 ng hapon, bilang pangalawang araw ng Triduum, pangungunahan ng 2 sa ating mga bagong pari dito sa Arsidiocese. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At sa darating pong Webes, sa kaarawan ni Padre Pio,
Meron pa rin tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa alas 9 ng umaga. Ito po'y pangungunahan ng obispo ng Diocese ng Antipolo, ang lubhang kagalang-galang Dennis Villarrojo. At sa alas 5 ng hapon naman ay misang pasasalamat. Pangungunahan po ito ng katulong na obispo ng Antipolo, ang lubhang kagalang-galang Noli Buco. Kayo po ay inaanyayahan. At sa gabi ng May 25, isasagawa ang ating car-raffle program sa alas 7 ng gabi. Kaya po may mga available pang ticket na pagkatapos ng misa ay maaari ninyong ma-avail. 500 pesos tulong natin sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Ang ating kura paroko trektor, kami po ay nagpapasalamat, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang sunod nating misa, mamayang 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga dais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Lolati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Panginoon laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.